yet. Good day sa inyo. This is Choi Bot again. And for another video, pupunta tayo ng Sampaloc, Tagaytay. So mga kasama natin for today, ayan, si Kiko, si Gab, si RJ, si Vincent, si Lester at si Tax. So si Tax yung tour guide natin for today dahil nasa south tayo. And hindi ko alam sa kami padadaan, pero tingin ko carjack daw. And then after nun hindi ko na alam, tapos lusong Sampaloc, tapos ahon pabalik. So first time lang namin dadaan dito, kaya ready namin mabudol. Time check pa lang natin, 7:26 na umaga. So dito daw yung papunta ng Carjack Hill, silang Cavite. Ito na yung unang ahon daw. A few moments later. O yun, hindi ko alam kung tapos na ba tong Carjack Hill na to. May lusong eh. Pero grabe ahon. So nasa silang na raw kami. So after namin umahon ng Carjack, eh dito na kami napadpad sa silang. First time lang namin dadaan dito, kaya wala kaming idea kung saan kami lalabas at kung anong view may kita namin sa daang ito. Bahala na si Tax, ang ating budol master for this ride. Maayos naman yung kalsadang dinadaanan namin. Sa kanang bahagi may mga kabahayan, at sa kaliwang bahagi ay malawak na damuhan at mga punuan. Ah, close the gap. Chase cam, chase cam. Your monster. Sige ko. Oh, pre. Ha? Ano? Gutom na ako. Gutom ka na. Gusto ko na rin magkape. Huwag kayo magra-ride ng payat. Oh, dito pa lang kami sa ano, Barangay Paligawan, sa Silang Cavite. Hindi ko alam kung malapit na to sa Tagaytay. Hindi ko rin alam kung saan lalabas namin. Oh, bahala na si Tax Mambudol. Oh, time check natin, 8:48 na umaga. Oh, ganda yung panahon ngayon. Hindi masyado mainit. Makulimlim. Oh. Tsaka yung dinadaanan namin dito. Akaunti sa sakyan dumadaan. Tsaka mapuno siya. Yun maganda. Banayad na ahon. O yan si Gab. Ano? First, third time clits. Dito inasar namin si Gab. Papalit niya lang kasi ng clits pedal. At unang beses niya sasama sa amin na naka-clits. Clip out, clip out! Patingin! Yellow! Sobrang chill lang ride at ng kwentuhan ay hindi na namin namalayan na nandito na pala kami sa Tagaytay Rotonda Main Road. Kumanan lang kami dito, tas ang next stop na namin ay yun sa Tagaytay Rotonda. Ayun! So, nandito namin sa Tagaytay Road. Dire-diretso, wala kami hinto. Galing dun sa Carjack. Time check natin, 9:26 na umaga. Ayan, grabe, puro ahon. Oh, first time namin lulusong dito, except kay RJ tsaka kay Tax na palaging nandito. Ayun, so sila yung tour guide natin for this ride. Ilang total niyan lahat? 12. 9 kilometers na banayad. Oh, take. Kilometers banayad, alam ko na yung banayad na yun eh. Yung walang kasi, kanina, walang yung matatarik kanina ng Carjack, yun yung first 3 kilometers. Okay, so andito na kami. Start na ng Sampaloc descent. Tagaytay-Talisay Road descent pala. Tunay ngang may enjoy mo ang mga tanawin habang lumulusong pababa dito sa Sampaloc. Kapansin-pansin din sa paligid ang hilera ng mga pine trees. Feeling ko nga nasa Baguio ako eh, dahil malamig din yung hangin. Pero syempre, sa mga gantong klase ng daan, expect mo na prone to landslides ito, tulad nitong nadaan na namin. Kaya mag-ingat at maging alerto na lang din kapag madaan ka man dito nang may malakas na ulan. Buti na lang at ngayong daan namin dito ay maganda ang sikat ng araw. May konting ahon. So dito, nagulat ako dahil may konting ahon nga. Ang buong akala ko, puro lusong kami hanggang makarating sa baba. Buti na lang at maganda ang tanawin, kaya parang baliwala na rin yung ahon. So may isang tulay na tayong nadaanan. Ang sabi, dalawang tulay daw ang malalagpasan mo bago matapos ang ahon.
Tas afternoon, puro lusong na hanggang makarating sa ibaba sa Sampaloc. Bye. At eto na yung pangalawang tulay. Malalampasan na natin. Paiksilan din naman yung ahon. Wala pang 2 kilometers. Bariyang-barya sa aahunin mo pabalik. Habang lumulusong, may mga nakasalubong din tayong kapwa nating siklista na umaahon naman. Sa parting ito, medyo basa ang kalsada, kaya doble iingat kasi sumakto pa sa mga pakurbada. Iyari tayo pabalik nito. Habang tumatagal yung paglusong namin, dun ko naiisip kung paano namin to aahunin pabalik. Hindi rin biro ang 12 kilometers na puro ahon. Wag lang sanang sobrang init mamaya pagpanik namin. Dito sa isang kurbadang ito, umalalay si Tak sa amin. Delikado daw kasi dito dahil blind corner at makitid yung kurbada, kaya yung mga sasakyang pumapanik ay nasasakop yung daan ng mga bumababa. At basa ulit dito sa parting ito. Ingat lang sa pagpreno, huwag masyadong madiin at magbabad sa preno. Piga-piga lang para hindi rin bumaluktot yung rotor nyo at syempre para hindi kayo mag-skid at dumulas. Ito, medyo na-distract ako sa view. Hindi lang pansin dito sa video, pero kitang-kita ko na yung Taal Volcano. Ganto nakalapit yung view ng Taal dito sa kalsadang dinadaanan namin. Kahit mapuno, eh ramdam ko na yung init ng araw habang lumulusong dito sa parting ito. Paano pa kaya mamaya sa pag-ahon namin? Dito, sunod-sunod na yung mga kurbada. Mas enjoy yung gantong part sa paglusong. Pero ingat na lang din na huwag mag-overshoot dahil anytime, pwede kang merong makasalubong. Tulad nito. Pero base sa experience namin sa pagbaba dito, madidinig mo naman yung tunog ng sasakyan kung meron ng papalapit sa dinadaanan mo. Dito hindi na namin iniisip kung gano'n nakalalim or gano'n nakahaba yung nalulusong namin. Bahala na talaga mamaya sa pag-ahon pabalik. Makailan tukod man eh sana matapos namin. At andito na kami sa may arko. Ang sabi sa amin ni Tax, pag nakita na namin tong arko, eto na yung palatandaan na 3 kilometers na lang andun na kami sa baba. At eto rin ang hahanapin mo mamaya sa pag-ahon dahil dito matatapos yung unang 3 kilometrong matatarik na ahon sa buong Sampaloc climb. Eto yung preview ng mga matatarik na siko na aahonin natin mamaya. Dito, tumigil muna kami saglit para magpicture sa view ng Taal. Sino ba naman kasi ang hindi mapapatigil sa gantong klaseng view? Picture taking lang kami ron. Mas lusong na uli. Ang dami umahon. So after namin magpicture saglit, diretso baba na rin kami. Nararamdaman na kasi namin yung gutom. Dahil hindi naman kami nag-agahan kanina. Grabe, eh tanaw na namin yung Taal. Pare? Thank you.
dating na namin yung baba. Kakaliwa lang kami dito para makapunta dun sa kakainan namin. So dito kami dinala ni Tax. Kambals Eatery yung pangalan ng kainan. Karinderia type siya, pero masarap yung pagkain at libre yung kapeng barako every Saturday and Sunday. At hindi lang siya basta libre, only refill pa. Kaya talagang dinadayo. So ride out na kami. Pahon, Sampaloc, 11:45 na umaga. Tapos namin magpahinga kumain. Sarap yung kape. Ano, ready na? Tara na. Umpisa ng 12 kilometer Sampaloc climb. Total of 700 meters elevation. Dito pagliko, bungad pa lang, matarik na agad yung ahon. Kaya nag-shift na agad ako into small ring. Dahil kailangan ko magtipid ng lakas kung gusto kong matapos itong buong Sampaloc climb. Dito sabay-sabay pa kami nakaahon. Pero mamaya malamang may iwan na ako nitong mga to. Doon pa kami aakyat oh. So yun pa yung aahon na namin. Yun o, yung mga building na yun sa dulo. Init. Dito, ramdam ko na yung sakit sa balat nung init. Tapos ganito pa katatarik yung mga siko na aahonin mo. Tignan nyo na lang sa video, para kang umaahon ng Teresa. Grabe to, Sampaloc. Look at that. Kailan tukod na ako. So, 237 pa lang. Meron pa akong 400 na elevation na kailangan ahunin. Hello. Puro siko, grabe. Tapos yung init na araw, grabe lang, alas pag. So habang nagpapahinga, nakita ko sa gilid ang tropa kong si Porkchop. Inaya ko siya kung gusto niya sumama. Pero ayaw niya. Natamad daw siyang pumadya, kaya iniwan ko na lang siya dun sa gilid. Ganda ng daan dito. Tahimik. Ang mga puno na sa parting ito. Hindi na nakakalaspag. So doon kami galing, sa pinababa. Kalahin mo yun? Unti na lang. Tagal lang. Ayun o, kita ba sa video? Oo nga, ayun o, kitang-kita niya ba yan? Nangalag, grabe lang talaga init. Kalagitnaan ng ahon, meron kami isang spot na binalikan. At ito yun, nilapag ko lang yung GoPro sa gilid, tapos humataw na kami sa pagpadya. Ilang saglit pa at nakarating na rin kami dun sa recovery part nitong Sampaloc climb. At dito enjoy na enjoy si RJ Lumusong oh. Start na uli ng Lusong. Ito yung kalahati nung Sampaloc climb. A few inches later. So dito, inaahon ko na yung huling siko bago makarating sa Tagaytay Rotonda. At ito rin ang pinakahuling siko bago ko matapos ang buong Sampaloc climb. Inabot man ng 2 oras sa pag-ahon,
na kailang tukod man, at least hindi sumuko sa pag-ahon. Ayun, finally! Harating niya sa tuktok! Sobrang fulfillment! Time check! 1:55 ng hapon. Grabe! Kaya yung tuktok, Tagaytay Rotonda. Sila. After namin sa Tagaytay Rotonda, si Tax dinala pa kami dun sa Merempal. Grabe talaga mambudol. Dito na kami lumusong hanggang makarating sa Nuvali. For this ride, nagawa na namin yung kalahati ng Route 111. And ito na rin pala yung year-end epic ride namin. Dahil si Lester at si RJ ay nagbakasyon na pauwi sa Bicol. Next year na uli kami magkikita-kita nito. Hopefully next year matuloy na yung plano namin mag-Odax. Yun na lang muna sa ngayon at dito ko na tatapusin itong vlog. At kung hanggang dito ay nanonood ka, maraming salamat sa'yo. This is Choi from the Choi Boot. Merry Christmas and ride safe everyone!